Sa likod ng bawat tagumpay ng aking pamilya, ako ang nagsisilbing ilaw at lakas. Ako si AJ, isang single mother na OFW sa China, at nagsusumikap na walang pagod para sa kinabukasan ng aking mga anak at mga mahal sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at pangungulila, pinipilit kong maging matatag at magpatuloy, hindi lamang para sa aking sarili, kundi sa mga umaasa sa akin. Bilang isang ina, bawat araw ay punong-puno ng pag-asa at pangarap para sa aking pamilya. Sa bawat luhang pumapatak, ang puso ko ay nananatiling matibay dahil alam kong ang sakripisyong ito ay para sa kanilang magandang kinabukasan. Ang pagmamahal ko sa aking mga anak ay walang kapantay. Isang pagmamahal na handang magsakripisyo at magtiis. Ang aking kwento ay isang patunay ng lakas ng loob at walang hanggang pagmamahal na nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa aking pamilya, kundi sa lahat ng mga ina na katulad ko. Samahan ninyo ako at sasagutin ko ang ilang mga katanungan para sa inyo. Hello, hello! Magandang araw sa inyong lahat. Andito naman po kami sa park ngayon, hapon, dahil holiday. So kasama ko si Kabayan Sixto. Welcome sa ating YouTube channel, Kabayan OFW. And kung bago ka sa ating channel, mag-subscribe ka na rin. Like, share, and subscribe. Ngayon, ang gagawin natin ay, imbes na magkukwento siya ng kanyang talambuhay dito sa China, meron tayong mga questions dito, mga katanungan na siyang kanyang sasagutin. Ito ang kwento ni Kabayan AJ. Sasagutin niya ito, honest to goodness sa kanyang nalalaman at kung ano man ang katotohanan, ang opinion ay kuro-kuro or ano paman. Sige, alright, sige. Open natin ang box. Unang katanungan. La 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 la. O, kaya basa. Okay, ang unang katanungan. Ano yan? Question number 24. Ang dami ah. Ang katanungan ay ganito. Paano mo pinamamahalaan ang iyong oras at pera bilang isang OFW? In short, paano mo minamanage ang iyong money at time as an OFW? Doon muna tayo sa time. Time sa work? It could be sa work, it could be sa family. Okay, sa work kasi medyo maluwang-luwang yung schedule ko compared sa ibang teacher. So, mas marami ang oras ko sa bahay lang, pahinga. Compared sa work, kasi ilang oras lang ako sa school at wala kaming office hours. So, punta ka sa school pag may klase ka. Pag wala, uwi na. So, mas marami akong time sa bahay. Manageable naman yung trabaho kasi madali lang. Sa family, so ayan, minsan may mga time na marami kang ang oras, pero alam mo naman yung family sa natin, hindi naman lahat ng oras, kung libre ka, libre din sila. So, nababalanse din minsan, may time na walang usapan, walang hi and hello. Pero naintindihan naman, kasi hindi naman sa lahat ng oras, kung libre ka, hindi naman ang tao dun sa Pinas, libre din. O, yung mga anak ko, yung mga kung sino ang dapat kausapin. So, yung oras kasi sa Pinas at saka dito sa China, pareho lang. So, mostly, doon ako paggabi na. Doon ako nakipag-usap. Saturday, yeah, ayan, may oras ka na talaga sa family mo. Yung time ko, mas marami akong time na pahinga compared sa trabaho. Sa family naman, syempre, kung may oras, nagkakaroon kami ng time na mag-usap. So, balance naman. Yan. So, yan sa time. Okay. Mga kaibigan, kung hindi nyo na itatanong at hindi nyo pa napapakinggan o kaya napapanood yung unang video natin kay Teacher AJ, panoorin nyo po andyan sa ating playlist. At
Kami po ay mga teachers dito sa China, kasama ng ating ibang mga OFWs dito ay mga teachers po kami dito. Normally, pag dito sa China, teachers po ang mga nandito na mga OFW. Mm. Okay. Balik tayo sa pera. Sa pera, ayun. I must admit, medyo tagilid ako dyan kasi hindi lang naman siguro ako, pero ako, pag may kailangan, yan, bigay agad. Pag kailangan agad po, sige, meron. Pero, hindi lang naman ako siguro, halos lahat. O, siyempre, para sa pamilya, gagawin ang lahat. So, noon, parang hindi ko alam ngayon, medyo namamanage na konti. Tsaka, para sa akin kasi, mahalaga sa akin kasi yung kalusugan. So, doon ako naglalaan para sa health ko. Kasi mahirap na eh. Kung hindi magandang pangangatawan mo, paano ka makapagtrabaho? So, dito ako naglalaan para sa kalusugan ko. At at the same time, kung ano yung kailangan sa Pilipinas, hindi, padala ka. Yun lang. In other words, invest in your health. Mm, tama yun. Kalusugan ang number one. Oo, kasi kalusugan. Kung hindi ka healthy, paano makapagtrabaho kung hindi ka naman healthy at parati kang may sakit? Kaya, mahalin natin yung sarili natin. Love yourself. Okay, question number 24 ito. Next question. Ang dami namang sasagutin. Ayan. Another question, mga kababayan. Ito ay question number 7. Ang sabi, paano ka nagkaroon ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok? Oh. Dito sa China, mga kaibigan, ang daming pagsubok. Bilang isang OFW, maraming pagsubok. Ang katanungan, paano nagkakaroon ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok na ito? Faith. I mean, biblically speaking, siyempre kung may tiwala ka at paniniwala sa Panginoon, yun, number one talaga yun. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong credentials mo, minsan hindi tayo nabibigyan ng magandang opportunity. So sa mga oras ng mga pagsubok, kahit na iniisip natin na okay, kaya to, okay to, pwede to, pero hindi sa lahat ng oras. Kaya yun lang, maging matatag ka lang at parating positive ba. So paano ka nagkakaroon ng pag-asa? Oh, pag-asa. So of course, family ang inspiration mo. So pag bumigay ka, isipin mo parati, oops, may anak ako doon, may pamilya ako. So pag bumigay ka kasi, wala na. So sila ang magiging backbone mo sa lahat-lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Masaya man yan, malungkot man, hindi maganda, maganda man. Parati ang pamilya ang aking iniisip. Minsan, napapagod din. Pero eka nga, parang wala tayong karapatan mapagod bilang ina. Kasi merong pang ma. Okay, so ang sinasabi niya is, una, yung pananampalataya at pangalawa, yung sa pamilya. Diyan siya humuhugot ng pag-asa o kaya'y anong tawag diyan? Yan, pag-asa sa gitna ng mga pagsubok na ito. Mm. Sunod na tanong ay question number 15. Oh. Anong mga real-life lessons ang natutunan mo mula sa iyong buhay sa China? Oh. Ang mga real-life lessons. Unahin natin. Mga real-life lessons bilang teacher dito sa China. Sa tagal ko dito, ang dami ko na natutunan. Pero yung pinaka-parating tumatatak sa akin is huwag tayong pabungso-bungso sa mga desisyon na gagawin natin. Kasi sa dami kong kapalpakan noon, parang mahirap bumangon. Pero balik tayo doon kanina sa question, dahil sa inspirasyon mong pamilya mo, kailangan mong maging matatag. So ang pinaka tumatak sa akin is yung
maging mahinahon sa mga bagay at pag-isipan mabuti bago mag-desisyon. Kasi isang mali lang, isang pagkakamaling desisyon yan, lahat yan maapektuhan. Lalo na sa amin dito na teacher. Hindi ganun kasi kadali dito. Nabilong kasi tayo sa non-native na country. So maraming kompetensya tayo dito. Pag merong mga sitwasyon, pangyayari na minsan parang gusto mo nang magalit, kulang. Real life lesson is huwag pabugso-bugso ng desisyon. Lalong-lalo na kung nasa ibang bansa ka. Kasi yes, ang desisyon na gagawin mo, maaaring makaapekto sa lahat. Hindi lang ng ikaw, kundi ng buong pamilya mo at ng mga Pinoy na nasa surroundings mo. Tama yun. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang OFW. Hindi lang pamilya mo, hindi lang ikaw, kundi pati mga tao sa paligid mo, maaapektuhan. Ayan. Okay, next question. Question number 25. Wow. Ano ang mga plano mo para sa hinaharap pagkatapos ng iyong kontrata sa China? So, ibig sabihin nito, pagkatapos mag-China, pagkatapos ng buhay sa China, ano ang sunod pag nauwi na ng Pilipinas? Kung meron pang time at pagkakataon na pagkakaroon pa ng kontrata hanggat sa gusto ng school ko na magtrabaho pa ako sa kanila. So, at least meron kang time frame na sa mga time na ito, kailangan meron ka ng mga ganyan. Pero kadalasan minsan, hindi na susunod kasi siyempre lalo na single mom ka, ikaw lang. O kung anong merong mga emergency, siyempre alang naman itago mo yung pera mo. Kailangan mong ipadala, kailangan mong tumulong sa pamilya. Pero ngayon, yung pinag-iisipan is mag-ready na para sa pang-startup sa negosyo. Or if possible, mag-start na ngayon kung pwede lang. Pwede naman, pero minsan, kulang pa sa kinikita. Kulang pa yung mo kasi ang dami mo pang umaasa sa iyo. So, ayan, mga kaibigan, shout out sa mga single mothers dyan. Kung ano ang inyong mga opinion at mga ideas, mag-comment kayo dyan sa baba para makita natin kung ano ang mga opinion ninyo at idea na maaaring makapagbigay ng lesson sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga single mothers na mga OFW na nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya. At yan po mga kaibigan ang tanong. Bunot ulit. Next question. Okay, question number 5. Ano ang mga pinakamalalaking pagtitiis na kinakailangan mong gawin sa China? So, pagtitiis. Habang nasa China ka, ano yung mga pinakamatindi, pinakamalalaking sacrifices or pagtitiis na kailangan mong gawin? I would say sa trabaho mo kasi, di ba, umalis ka nga ng Pinas para sa mga ibang bansa para magtrabaho para sa pamilya. So, yung pinaka, siguro yung sa work ko, kailangan mo talagang magtiis. Kasi minsan, pagod ka na, parang hindi mo na kaya pero kailangan talaga kasi nakatatak na yung may nangangailangan pa sa iyo. Yung pagkakamiss mo sa family mo, yun ang number one na kailangan i-overcome mo kasi pag pumasok yung depression, hindi basta-basta yun. Maaring hindi naintindihan ng iba. Malalim kasi ang word na depression. So, pag in-invite mo yan sa katawan mo, lahat yan apektado, hindi lang ikaw, hindi lang pamilya mo, trabaho mo. So, pag hindi ka na nag-function dahil na in-invite mo na si depression, anong mangyayari sa trabaho mo? Ano ang magiging result niyan, kalaunan? So, kailangan maging matapang ka. At syempre, huwag kang basta-basta na lang bumigay. Yung parati kong sinasabi sa ibang OFW din, mga kasama ko dito, nakukuha yan sa dasal. Ayun. So, yan ang isa sa mga pinakamalaking pagtitiis. Kaya mga kaibigan, kayo po, ano pong mga ginagawa ninyo? Ano yung mga pagtitiis na ginagawa ninyo para sa inyong mga mahal sa buhay habang kayo ay nasa ibayong dagat? Comment lang dyan sa baba.
para tayo ay magkabigay ng opinion at matuto rin tayo sa ibang mga kababayan natin. Tama yun. Hindi lang tayo ang nagbibigay ng leksyon, kundi ang ating buhay mismo ay nagbibigay ng leksyon sa mga kababayan din natin at mga iba pang aspiring OFWs na gustong mag-ibang bansa. Alright, next question. Ang sunod na katanungan ay ganito, question number 16. Ano ang mga pinaka-importanting bagay na dapat malaman ng pamilya ng mga OFW tungkol sa buhay sa China? In short, ano yung mga kailangan nating ipaalam sa mga pamilya natin bilang OFW sa China na kailangan nilang malaman para maintindihan nila ang buhay natin bilang OFW? Okay. Ibaho ang buhay naming OFW sa China compared sa ibang OFW na like sa ibang countries. Iba talaga ho. Dito, magtiis ka at kailangang maging mahinahon sa lahat ng oras. So, hindi ho ganun kadali ang buhay namin dito. Nakikita nyo yung mga picture ng mga OFW dito na nasa park na ganyan. Hindi may time ho kami na like ganito, holiday. Pero hindi ho ganun kadali. Kasi kung teacher ka, meron kasing school. Pag hindi ka nila gusto, bigla ka na lang nilang tanggalin sa trabaho kahit nakakontrata ka. So, mawawalan ka ng visa. So, mahirap yun. Mahirap. Marami kaming mga kakilala na ganyan. Compared sa iba, medyo okay-okay kami. Sa mga accommodations namin, okay kami. Sa sahod, hindi ho lahat ng teachers dito ay pare-pareho. Iba-iba ho kami ng sahod. Pero ang trabaho namin, iba-iba din. Depende nga yan sa schools ninyo. Mayroong maraming load, mayroong magaan ang load, mayroong tatlong araw lang ang klase, mayroong buong week andun siya sa school and extra. Hindi ho sa lahat ng oras na nakikita nyo na naka-smile, okay ho yung taong yun. Hindi ho. Hindi ho. May pinagdadaanan, lalo na sa pamilya. Pero hindi pwede kasing ipakita na hindi ka okay. Kasi once na bumigay ka, paano yung pamilya mo sa Pilipinas? Pag nakita na nila na parang ano ka na, nanghihina ka na. Yung sinasabi nila na ano ka, strong ka, ganyan-ganyan, di ho. May time na bumibigay din ho. Yung akala lang nila na. Akala nyo lang yun. Akala lang nila na ganun. Pero mayroong oras. So, ang ginagawa, syempre, hindi mo naman pwede sabihin sa pamilya mo na ganito. Ano lang, iyak lang. Alright. Next question. Question number 19. Ano ang pinakamahirap na bahagi ng pamumuhay at pagtatrabaho sa ibang bansa? Ano yung mga hurdles o kaya ano yung mga problema ng isang OFW sa buhay at trabaho sa China? Sa trabaho, dito kasi kami parati yung fear. Pag ano na, patapos na ang kontrata mo. Yan kadalasan ang, yung bang binibilang mo na ang araw na, ay ito na yung time ng renewal ko, i-renew ba ako? O i-let go ba ako? O ano? So yun ang pinaka, minsan ang hirap eh. Kasi hindi mo alam kung i-renew ka ng school o hindi. So kung hindi, hindi maghanap ka. So, sa life in China, so depende sa'yo kung paano mo i-handle ang lahat. Siyempre, iba ang buhay natin sa Pinas. Marami tayong kakilala doon, marami tayong kamag-anak, maraming kaibigan. Anytime lang pwede ka. Dito, mag-isa ka sa bahay mo, minsan mag-isa ka lang sa workplace mo. So, wala kang matatakbuhan, yun ang mahirap. Which is, naranasan ko na yan noon. Nung sa workplace ko na nagkasakit ako. So, wala kang pamilya, walang
walang magbabantay sa'yo. Yun nga eh, pag nagkasakit ka, ikaw yung pasyente. Ikaw yung mag-admit sa sarili mo. Ikaw ang bibili ng gamot. Ikaw yung pupunta kay doktor. Ikaw lahat. Lahat yan ikaw. So, yun, mahirap. Kaya nga, kailangan maging healthy tayo. Kaya be healthy, mga kababayan, mga kaibigan. At huwag magkasakit dahil bilang isang OFW, kung nagkasakit ka, ikaw na ang may kasakit, ikaw na ang pasyente, ikaw pa ang gagalaw. Mahirap magkasakit sa iba yung dagat, sa ibang bansa. Tulad ng mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo, mahirap. Mahirap. Kaya mga kaibigan ng mga OFW, shout out po sa inyong lahat. Oh, sa Lodo. Comment lang kayo dyan sa baba kung saan kayo bansa naroroon at ano ang mga pinagkakabalahan ninyo. Alright. Siguro, last two questions. Okay. Last two questions na ito. Yan. Second to the last question. Second to the last question, question number 12. Anong mga payo ang maibibigay mo sa mga nagnanais maging OFW sa China? Sa mga aspiring teachers na galing gustong sa Pilipinas, magturo. Na gustong magturo sa China, ano ang iyong maipapayo sa kanila? Una, tingnan nyo muna kung legal kung legal talaga yung pupuntahan nyo. Iba na ngayon kasi ang proseso dito eh. So, kailangan naka-authenticate lang contract and everything. Na-mention na namin yan sa aming mga video preview. Yeah. Sa mga hindi pa nakakaalam sa mga ganitong bagay, may mga playlist tayo dyan. I-check ninyo. Ang dami nating mga discussions about visa and everything, para kayo ay maliwanagan. Mm-mm. So, may papayo ko lang, double check talaga ang inyong employer kung ito ba ay legal o hindi. Kasi mahirap na ho pag pumunta dito na pagdating nyo dito, eh hindi pala yun ang gagawin nyo. Parang minsan nami-misplace eh, sasabihin nila ganito. Pagdating nyo dito, iba ang trabaho nyo. So, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya, kung may kilala kayo dito na nagtatrabaho na sa China, might as well na magtanong-tanong kayo o sa mga friends of friends para maiwasan ho natin yung pagkaroon ng trouble pagdating nyo. Kasi marami ata dito ngayon eh. Hmm. Yung pag-akala nila magtuturo sila pagdating dito, nasa bahay sila. Hindi pala magtuturo. Hindi, walang school, kundi sa bahay mag-tutor lang. Mga nani pala. Oh, yung magiging nani sila. So, malamang ang visa ninyo, eh, doon tayo magkakaroon ng problema. So, magtanong-tanong ho, wala naman hong bayad magtanong. Parati kong sinasabi, magtanong. Kasi ang pagtatanong ay hindi, anong tawag doon? Nangangahulugan. Hindi nangangahulugan na ano ka. Ikaw ay bobo. Bobo o walang alam. Nagtatanong tayo, kasi kailangan nating i-clarify ang mga bagay-bagay na iniisip natin na kung ito ba ay tama o ito ba ay pwede o hindi. So, wala naman hong bayad magtanong. Kaya, double check lang. At saka kung mag-abroad kayo, kailangan buo ang loob. Yan. Buo ang loob. Kasi pag ikaw ay, yun nga, bugso ng damdamin, gusto ko mag-ganito, basta ako doon pagdating mo dito, na iba ang lahat, wala na. Kailangan buo ang loob mo, maging matapang ka, at dapat walang hiya ka. Hindi yung literal na walang hiya ka. Ibig sabihin, andito ka na sa abroad, kung saan man, dito ka na sa China, gumawa ka ng mga bagay-bagay na hindi mo akalain. Minsan kasi may sitwasyon na akala mo ito, tama to. Pero hindi pala. Kasi iba ang, ano namin dito eh, iba ang pamamaraan ng mga, tawag dito? Mga bagay-bagay na nangyayari. Oo, iba-iba ang pag-deal ng bawat sitwasyon. Every situation, may kanya-kanyang pamamaraan kung paano i-deal in a way na hindi makaka-offend sa anumang party. Marami kasing pinapagawa ang POEA, yung gustong pumunta sa China na legal talaga yung kahit na naghintay ka ng ilang buwan, alam mo at sigurado ka na pagdating mo dito, tama yung nasa kontrata mo, tama yung pupuntahan mo. Yun. So, hindi baling maghintay ka ng mas matagal,
kaysa sa ni-rush mo na pumunta dito dahil ni-rush ka ng agent o sino man. Tapos pagdating mo dito, problema pala ang abutan mo. Butan. Mas lalong problema yon kaysa naghintay ka kahit na medyo na-delay ka kunti. At least, yung pinuntahan mo ay tama at legal. Tuloy-tuloy na yan na biyaya. Kaysa yung pagdating mo dito, mag-uumpisa na ang yung mga kalbaryo. Araw-araw yan. So, mga kababayan, mag-ingat po sa mga illegal recruiter at huwag magbabayad ng pera agad-agad. Tama yun. Pag kayo ay sinisingil ng mga recruiter, kung kayo ay pupunta rito sa China, dahil kailangan nating mag-ingat at pahalagahan natin ang ating pera. Mahirap kumita ng pera. Last question, mga kaibigan. Yay, last na. So ito ang last question. Question number 4. Ang question number 4 ay ganito. Ano ang mga bagay na kinakailangan mong isakripisyo para makapagtrabaho sa China? Ano eh, risk lahat eh ang pagpunta mo dito. Hindi mo kasi alam kung kahit alam mo na at sigurado ka na yung pupuntahan mo is school ganyan. Pagdating mo dito, hindi mo pa rin alam kung ano-ano ang mararatnan mo. Kasi lalo na yung mga first timer. So, una, ang mga bagay na isasakripisyo natin, yung family natin. Kasi number one yan eh, pag na umalis ka na at na-miss mo na yung pamilya mo, ayan na, ang hirap niyan. So, hindi ko alam kung paano. Iba-iba naman tayo ng pag-deal ng mga feelings natin sa mga ganyan. So, pero halos ganyan eh. Hindi lang yung baguhan. Kahit ako matagal na dito, dumarating yung time na namimiss mo ang family mo. So, sakripisyo talaga yan. Bagay yung trabaho ko noon, iniwan ko. Pumunta ako dito. Ano bang trabaho mo dati bago ka magpunta ng China? Teacher ho ako, high school teacher ako sa province namin sa Bacolod. So, to clarify mga kaibigan, ang kanyang trabaho nung una, bago siya magpunta ng China, isa siyang guro sa isang high school. Sa high school, teacher siya sa kanilang bayan, kanilang lugar. Yan ang sinakripisyo niya para pumunta ng China. Yun. Yan number one na na-sacrifice ko. Mahirap, pero as usual, para sa pamilya. Para sa pamilya, sinakripisyo ang pagtatrabaho bilang isang guro sa Pilipinas para maging guro dito sa China. Although the same level, high school pa rin ang kanyang tinuturuan sa ngayon. Tama ba? Senior high. Senior high school. Pero nagtuturo siya sa senior high school sa ngayon. At least, andun pa rin yung kanyang yung pagtuturo na trabaho. Hindi yung galing ka sa Pilipinas, pagdating mo ng China, ay iba naman pala ang trabaho. So at least dito, pareho pa rin yung trabaho. Teaching pa rin. Pagtuturo pa rin. Direct hire kasi ako parati, hindi ako ng agent. So, ako ang naghanap ng school ko. Wala akong agent yung agency ba na magbabayad ako, wala. Yung agent dito sa China, yun ang kausap ko pag nag-apply ako. So, from there, yan, mag-usap. Tapos, i-recommend lang ako sa mga schools. So, schools na kung mayroong schedule for interview, ganun. Direct hire ho ang tawag sa akin. Yun, direct hire ang kanyang naging process proseso pagpunta dito sa China. Matagal ho. Yan. So, mga kaibigan, sa mga naghanap dyan ng mga trabaho bilang isang teacher dito sa China, tsaga-tsaga lamang po. At make sure, inulit po namin, huwag muna kayo magbayad sa mga naniningil sa inyo. Suriin ninyo mabuti kung ito ba ay legal at meron ba talaga kayong mga pupuntahan na mga schools dito sa China. Pag nirarush kayo na nirarush ng mga agent, red flag, huwag kayong magbayad. Pag nirarush na kayo, na kailangan nyo lang magbayad ng ganito para may process natin ng papers ninyo. Yes. Mga kaibigan, hindi po ganyan ang proseso ng pagpaprocess ng
pagtatrabaho dito sa China. Hindi ka irarush ng isang school na magbabayad ka para ikaw ay makapunta dito agad-agad at i-process nila ang iyong papers. At kung merong nagsabing punta ka dito as a tourist, ay wag. Wag kayong pumunta dito. Hindi po yan ang proseso. Red flag, mga kaibigan. Don't try. Tama yun. At dito na po nagtatapos ang ating Q&A with Teacher AJ. Kabayan AJ. Sana nakabigay ng konting aral man or realization. Okay, sana sa mga katanungan na ito ay mayroon kayong mga napulot na mga aral sa buhay ni Teacher AJ. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong panonood. Oo. Huwag kalimutan i-share ang ating mga videos. Like, share, and subscribe. Maraming salamat. See you. Say Jen.